Mga 50 milyong taon na ang nakalilipas, ang kapuluan ng Pilipinas ay nabuo sa pamamagitan ng pagsabog ng bulkan. Ito ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, isang zone ng intense tectonic activity. Ang paggalaw ng mga tectonic plate at pagsabog ng bulkan ay nag-ambag sa paglipas ng milyon-milyong taon sa pagbuo ng mga isla sa Pilipinas. Ang mga proseso kung paano nabuo ang Pilipinas. Una, ang Philippine tectonic plate ay nasa pagitan ng malawak na Pacific at Asiatic plates. Pangalawa, humigit kumulang 65 milyong taon na ang nakalilipas, ang pinakamalaki at mas mabigat na Pacific plate sa mundo ay lumipat sa ilalim ng mas maliit na Philippine plate. Pangatlo, ang Philippine plate ay bumaluktot sa ilalim ng tectonic pressure na nagtutulak sa mga lupain. Ang Hilagang Luzon ay nakaupo sa kanlurang gilid ng Philippine Plate, habang ang natitirang mga isla ay nasa silangang gilid ng Asiatic Plate. Ang paggalaw patimog ng kalupaan ng Asya ay nabuo ang mababaw na dagat ng China at nilukot ang gilid ng Continental Shelf. Ang mga tuktok ng mga nag-umpugang lupa ay lumikha ng pahabang bulubundukin sa Northern Philippines. Nagkaroon ng bitak ang lupa sa ilalim ng karagatan. Bumulwak ang napakaraming nakulong na natunaw na materyal sa kaliliman ng lupa ay tumalsik palabas sa pamamagitan ng pagsabog ng bulkan. Ang patuloy na aktibidad ng bulkan ay nagtulak at nagbuga ng bilyon-bilyong metrong kubiko ng abo at nilusaw na lava na nagdaragdag ng kanilang napakalaking mga labi sa buong landscape. Sa paglipas ng milyon-milyong taon, ang mga pagsabog ng bulkan at tektonik na paggalaw na ito ang bumubuo sa libu-libong isla na bumubuo sa Pilipinas ngayon. Alamin natin ang mga bulkang bumuo sa lupa ng Pilipinas. Hindi lamang iisang bulkan ang bumuo ng Pilipinas. Ang mga isla ay nabuo sa pamamagitan ng isang serya ng mga pagsabog ng bulkan sa loob ng milyon-milyong taon. Una ay ang Bulkang Mayon, isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Ang unang naitalang pagsabog ng Bulkang Mayon ay noong 1616, kaya malamang na nabuo ang bulkan bago iyon. Ito ay isang stratovolcano na nangangahulugang ito ay binubuo ng mga patong ng abo, lava at iba pang materyales sa bulkan. Ang mga stratovolcano ay kadalasang napakasymmetrical, at ang Bulkang Mayon ay madalas na tinutukoy bilang the perfect cone. Ang lupa sa paligid ng bulkan ay bulkan din ang pinagmulan. Ang abo at lava na sumabog mula sa bulkan sa paglipas ng mga taon ay lumikha ng isang matabang kapatagan na tahanan ng iba't ibang mga halaman at hayop. Ang Bulkang Mayon ay matatagpuan sa rehiyon ng Bicol ng Pilipinas. Ito ay sumabog ng mahigit 50 beses sa nakalipas na 500 taon. Pangalawa ay ang Bundok Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas at kadalasang tinutukoy bilang hari ng mga bundok. Ito ay isang stratovolcano na sumabog sa milyon-milyong taon. Ang mga pinakamatandang bato na natagpuan sa Mount Apo ay humigit kumulang 1.5 milyong taong gulang, kaya malamang na ang bulkan ay nabuo bago iyon. Pangatlo ay ang Bulkang Taal. Ang Bulkang Taal ay isang komplikadong bulkan na matatagpuan sa gitna ng lawa ng Taal. Ito ay sumabog ng mahigit 3 beses na sa nakalipas na 400 taon. Ang lungsod ng Taal ay nabuo sa pamamagitan ng Bulkang Taal sa isang napakalaking pagsabog mga 140,000 taon na ang nakalilipas. Pang-apat, ang Bulkang Pinatubo ay matatagpuan sa kabundukan ng Zambales, isa sa mga pinakamapanirang bulkan sa Pilipinas na sumabog noong 1991. Ang pinakaunang aktibidad ng bulkan sa Mount Pinatubo ay paniniwala ang nagsimula mga 1.1 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga lugar na pinaniniwala ang unang umusbong mula sa dagat sa Pilipinas. Ang unang lupain sa Pilipinas na nalantad sa hangin ay ang isla ng Luzon. Ang isla ay binubuo ng maraming iba't ibang hanay ng bundok, kabilang ang Central Cordillera at Sierra Madre. Ang mga bundok na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsabog ng bulkan at paggalaw ng tectonic sa loob ng milyon-milyong taon. Pangalawa ay ang Mindoro. Ang isla ng Mindoro ay matatagpuan sa gitnang Pilipinas at ito ang ikatlong pinakamalaking isla sa bansa. Ang pinakamatandang bato sa Pilipinas ay ang Jurassic Sandstone
na matatagpuan sa Mansalay Formation sa Mindoro Island. Ito ay tinatayang na sa 201 hanggang 145 milyong taong gulang, na ginawa itong isang labi ng Jurassic period. Binubuo ang sandstone ng mga sira at disarticulate bivalve shell, belemnite fragment at ammonites. Ang mga fossil na ito ay nagbibigay ng ebidensya sa kapaligiran ng dagat na umiiral sa Pilipinas noong panahong iyon. Pangatlo, ang Palawan. Ang isla ng Palawan ay matatagpuan sa kanlurang Pilipinas at ito ang pinakamalaking isla sa dagat sulu. Ang isla ay binubuo ng maraming iba't ibang hanay ng bundok, kabilang ang Cuyo Mountains at Calamian Mountains. Ang mga bundok na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsabog ng bulkan at paggalaw ng tectonic sa loob ng milyon-milyong taon. Ang pagkakalantad ng lupa sa Pilipinas ay unti-unting proseso. Malamang na ang unang lupain na nalantad ay maliliit at hiwa-hiwalay ng mga isla. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang mga islang ito at nabuo ang mga bagong isla. Sa kalaunan, ang Pilipinas ay naging kapuluan na kilala natin ngayon. Ang pinakabatang terrain sa Pilipinas ay matatagpuan sa Mindanao, sa Pujada Ophiolite, at tinatayang nasa 10 milyong taong gulang lamang. Ang terrain na ito ay nabuo mula sa aktibidad ng bulkan, at ang mga isla na kanilang binuo ay aktibo pa rin sa heograpiya ngayon. Ang lupain ng Pilipinas ay isang napakalumang lugar, ngunit ito rin ay umuunlad pa rin. Ang mga isla na nakikita natin ngayon ay resulta ng milyon-milyong taon na aktibidad ng tektonik at pagsabog ng mga bulkan.